Eto pala yung dalang alimasag ng biyanan ko kahapon. Lulutuin ko na nga ngayon para meron kami pang ulam ngayong pananghalian. Napakadalang din baga namin kumain ng garini. Paano baga naman ay pagkamahal baga naman talaga ng ganito? Pag nakakauwi-uwi lang din kami ng pola, saka nga kami nakakatikim ng ganito, palibhas ay malapit yung biyanan ko sa tabing dagat. Matagal na nga ako nagpapabili ng garini sa asawa ko kasi sabi niya madalang na daw yung ganito, lalo pa nga ngayon at naapektuhan nga ng oil spill. Marami nga din nagko-comment at nagtatanong sa akin kung naapektuhan ba daw kami ng oil spill. Halos dalawang bayan pa ngayong layo ng dagat dito sa may amin, pero ramdam din talaga namin yung apekto ng oil spill dahil ni isang isda ay wala kaming mabili. Nagsalang na nga pala ako dito ng mainit na tubig at papakuluan ko lamang itong mga alimasag ng mga 10 minuto. Habang pinapabulakan ko nga yung alimasag, etong at nagayat-gayat muna ko ng mga gulay na isasahog ko. Gagatan ko nga lamang pala ari. At eto nga, makalipas ang 10 minutong pagpapakulo ng alimasag, eh hinango ko na. Kaunting minuto ko lang nga yung pinakuluan dahil mamaya naman ilulutuin pa yan sa gata. Sa pagluluto nga na rin, una kong ginagawa ay nagigisa muna ako din ng luya, bawang at saka ng sibuyas. Ginisa-gisa ko nga muna itong mga kalabasa at tinakluban ko na nga rin muna para mabilis lumambot. At nung malambot na nga yung gulay, inilagay ko na nga din itong pangalawang piga na gata. Naglagay na nga rin ako dito ng mga pampalasang sangkap, asin at saka ng paminta. Nako, siguro hindi lilipas ang buong isang linggo nang hindi ako mag-uulam ng ginataan. At nang kumulo na nga yung gata, isa-isa ko na nga rin nilagay itong mga alimasag na pinakuluan ko kanina. Nakukako, napakaliit pala na rin kawali ko at sikip na nga. Gayon din nga ang aking taklob, hagya na nga matakloban ang lahat. At yung medyo mabulakan na nga yung mga alimasag, inilagay ko na nga rin kaagad itong sitaw at saka sinunod ko na nga rin itong kakang gata o yung malapot na gata. Napakabilis na rin lamang nitong maluto dahil napabulakan naman na kanina yung mga alimasag. Iintayin ko na nga lang lumambot yung mga gulay at pagkatapos ay pwede na rin niyang hanguin. Medyo matabang papalaarik ako kaya naman nagdagdag na ako diyan ng kaunting kirot na asin. At habang iniintay-intay ng maluto aring nakasalang, itinalupan ko na nga muna aring pakuan. Kung hindi nyo nga pala maitatanong, talaga namang napakahilig ko sa pakuan. SKL lang naman, char. Makakalipas ngang ilang minutong pagpapalambot ng mga gulay-gulay at ayan nga, luto na din itong ginataang alimasag. Sabi, ang taba. Napakatataba naman kako nitong mga alimasag na arit. Ako'y natatakam na nga agad. Ayan, kain na po tayo mga mare. Thank you Lord sa lahat ng blessings. Habang kumakain nga kami diya, sabi ko sa asawa ko, ipaghimay mo naman kako ako at napakahirap naman pala na rin kainin. Mahirap pala kakong kumain ng mga garini kapag nagmamadali ka at lalo na kapag may pasusuhin ka pang bata. Masarap nga kakong kumain ng garini kapag hindi ka nagmamadali ka. Sungak nga ka na nga yung mga anak namin kaya naman talagang kami kagkagana sa pagkain. At bandang alauna nga ng hapon ay umalis nga pala kami. Papunta nga pala kami ngayon ng Pinamalayan. Schedule nga ng photoshoot ngayon ni Alicia para sa kanyang ikadalawang buwan. Napakabilis naman talaga kako nga ng panahon. Parang kailan lang inasa tiyan ko pa nga siya. Ngayon nga idalawang buwan na nga mula nung pinanganak ko siya. Parang nga kakong hinihipan itong batang ito at napakabilis lumaki. Tingnan nyo naman at napakaburok pa nga. First month ka ni Ellie, walang kaganap-ganap na pagarni dahil napakahirap naman niyang ibiyahe dahil kaliit-liit pa tapos bulugan nga lang yung sasakyan namin noon. Kaya ngayon medyo madali na siyang ibiyahe dahil meron na nga kaming sasakyan at hindi siya mapapaspas ng hangin. Barkadahan na nga din kami ngayon at nagsamahan pa itong mga kapatid ko. Tuwang-tuwa na naman ari si Ate Queening at nakalabas na naman nga kami ika ng hawan at akala niya nga ba sa tuwing pupunta kami ng Pinamalayan, akala niya palagi ay pupunta rin kami ng Jollibee. Malayo pa nga kami ay tudusilip na ang batuta. Ano na, kakong pinaghimutok nitong batang aray na makalampas kay Jollibee, akala niya nga talaga ay dadaan kami. Kaya anong paghihikbi nung makalampas kami, sabi ko na nga lamang sa kanya ay babalik kami para hindi na matuluyang umiyak. Mahirap din naman kako kapag lahat ng gusto niya ay mapapagbigyan siya, baka akalain niya lahat ng gusto niya ay pwede niyang makuha. Daddy, mabalik tayo. Mabalik pa tayo. Mami lang ang tayo, Mada. Ulit, ano? Daddy, ayayong pala sa Jollibee, oh. Ay, okay ka muna. Okay, Daddy. Okay ka.
Sabi nga namin maya-maya pa ay dalawa na rin aring magtuturo din sa Jollibee at napakabilis ngang lumaki nito ni Alicia. Alam niyo, napakabait talaga nito ni Alicia at hindi man lamang yan iyakin. Walang-wala kay Ate Kuning nung bata pa at napakaligalig. At bago nga kami dumiretso dun sa studio na pagliletratuhan ni Alicia, ay dumaan nga muna kami dito sa may Lotsa Pizza para bumili man lamang ng isa pang pasalubong dun. Pagkarating nga namin dito ay dumiretso na rin kaagad kami dito sa loob ng studio at eto nga pala, gayak na nga pala itong backdrop ni Alicia. Akala siguro ni Ate Kuning ay siya yung pipicturan at pumunta na nga agad sa unahan. Tuwang-tuwa pa nga nung makakita agad ng mga lobo. Eto nga pala yung photographer namin ngayon. Nakakatuwa nga at napaka-accommodating niya. Tingnan niyo naman si Kuning at gustong-gusto talaga magpa-picture ngayon. Talagang nasa mood ang bata. At habang willing-willing nga si Ate Kuning na magpalitrato dun sa unahan, ngayon ko pa nga lang bubuksan itong susuotin ni Alicia. Darna costume nga pala itong napili ko ngayon para sa kanyang second month. Kinakabahan nga ako kanina habang binubuksan ko ito. Baka ako hindi ito magkasya kay Alicia, pero nung makita ko nga ito, tuwang-tuwa talaga ako dahil napakaganda nga ng pagkakayari. Anyway, thank you so much pala Ma'am Maid Crochet sa inyong napakagandang Darna costume na ari. Kung gusto nyo rin pala ng ganito mga mare for your babies, ilalagay ko na lang yung link sa comment section. Tuwang-tuwa talaga ako dahil saktong-sakto nga lang kay Ellie. Tingnan nyo naman at napaka-cutie talaga nitong aling maliit na ari. Si Ate Kuning nga ay biglang napatikad pa parin at natuwa nga kay Ellie nung makita si Darna daw. Kaso naman ay biglang nag-alboroto ito si Alicia. Yun pala ay nagugutom kaya pinadede na nga muna namin. Pagkatapos nga naming mapadede, eh hinele-hele nga muna nito ni daddy niya para mapaganda yung mood. May dipagsayo pa nga ang daddy, kaya ayan, tahimik ang bata at pagkatapos nga niyan, inabot na nga rin namin dito sa photographer. Mga ilang minutong hinele-hele nga ni ma'am para tuloy-tuloy na yung tulog ni Ellie at hindi mag-iyakin. Nung mag-uumpisa na nga yung photoshoot at binaba na siya, ay bigla naman nagising pero ayos lamang kako at hindi naman umiiyak. Napaka-cute ka ako ng batang ito at napaka-chubby. Tingnan nyo naman at napaka-bintog talaga nung pisngihan. Daig si Ate Kuning ka ako na rin nung bata pa at napaka-payat nun ni Ate. Nakakatuwa talaga si Alicia pagmasdan habang pinipicturan dahil napaka-timo lamang. Medyo naninibago talaga ako ngayon dahil kumpara kay Ate Kuning kapag siya yung kasama namin magpalitrato ay napaka-kulit. Eto nga si Alicia ay kahit anong gawin sa kanya ay hindi man lamang umiiyak kahit pabago-bago na nga yung pwesto. Ani mo nga'y alam niya na yung nangyayari sa kanya at napaka-timo nga at panay lamang ang harap sa camera. Pero maya-maya pa nga'y bigla na nga lang umiyak, yung pala'y napaihi na sa salwal. Medyo mahirap lang talaga panghitiin ngayon si Alicia dahil lahagya pa naman siya nakakakita. Tinahawak-hawakan nga namin yung baba niya para makiliti at para gumisi. Nang makakuha nga kami ng maraming magagandang shots at yung kanyang Darna costume, ay pinalitan na din namin si Ellie. At ari naman nga yung sunod na outfit ni Ellie, yung binalot nga siya din sa puting towel. Buti na rin lang talaga at nasa mood nga itong batang ito at walang kaligaligalig kahit ano pa ang gawin sa kanya. Napakabait naman talaga nitong batang ito at cute na cute nga din ako sa kanya dito habang siya ay nakabalot. Wala talagang kaligaligalig. Habang tinititigan ko nga dyan si Alicia, ilabis yung galak na nararamdaman ng aking puso. Parang kailan lang ako ay nasa sinapupunan ko pa nga lang siya. Alam nyo ba si Alicia, unexpected na regalo talaga namin yan mula sa Lord dahil hindi pa naman namin siya hinihiling, ipinagkaloob na nga agad siya sa amin ng Panginoon. Nung nalaman ko nga na buntis ako nun kay Alicia, inatakot talaga ako. Paano ba ganaman, kakaisang taon pa nga lamang ni Ate Kuning na tapos CS pa ako ay nasundan na kaagad? Tapos marami nga mga marites na nagsusugsoy sa akin na bakit nga daw ako agad nagpabuntis, kakaanak ko pa lamang. Sabi pa nga nung iba, dapat nga daw 3 taon pa yung gap dahil sisarian nga daw ako nung una. Kaya mas lalo pa nga akong kinabahan nun tapos natakot nga din ako. Pero alam nyo, sabi nung asawa ko, hindi yan ipapagkaloob sa atin kung hindi yan kalooban ng Lord. At yun na nga lang yung pinanghawakan ko sa buong trimester na pagbubuntis ko. Nung buong pinagbuntis ko nga si Alicia, ay napakarami talaga ng pinagdaanan ko. Nandun yung anxiety, nandun yung spotting, tapos nandun pa yung UTI. Pero wala talagang gabi na hindi ako nanalangin at pinagpasa Diyos ko na nga lamang ang lahat. Siya na yung bahala ka ako sa aming mag-ina. At tunay na napakabuti talaga ng Lord sa amin. Napagtagumpayan ko yung pagbubuntis ko, napagtagumpayan ko yung panganganak ko, tapos binigyan pa nga niya ako nitong healthy, beautiful baby girl. Makalipas ng ilang oras na photoshoot, ako'y tama na at marami naman akong magagandang kuha. At talaga namang hindi papakabog nga ito si Ate Kuning at gusto nga din magpalitrato kasama si Alicia. Kiss.
And yun lang for today's video. Maraming salamat po sa inyong panonood. God bless.